Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Welcome po sa aming munting backyard para sa panibagong video. Bago ang lahat ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers pati na rin sa lahat ng mga manunood sa patuloy na suporta sa aking munting channel. Tinatanaw ko po itong isang utang na loob. Sa muli, daghang salamat po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay paki-press lamang ng subscribe button na makikita sa ibabang bahagi. Isama na rin po ang notification bell para laging updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Dalawang araw na ang lumipas ay nagwalay na po kami sa mga piglets. Sa unang mga araw ng pagwalay ay hinahanda na namin ang inahin sa muling pagpapabulog. Nakapagbigay na po kami ng dewormer, antibacterial na gamot at bitamina. Upang mapabilis ang kanyang paglandi ay ini-expose namin ang alaga sa barako at ito ang episode natin ngayon. Iniligpit na po namin ang mga ginamit noon ng mga piglets at nakataas na ang mga panangga sa lamig para maaliwalas ang kulungan. Ipapalabas na namin ang junior boar na si Django bilang teaser boar. Bata pa kasi ang barako na nasa more than 5 months old pa at hindi pa siya pwedeng magbulog. Katabi naman niya ay ang kapatid na magiging future na inahin. Tapos na siyang kumain at bagong ligaw pa. Ipapalabas na para mabisita ang Mama Pig. Ano po ang kahalagahan ng teaser boar o ang pagpapalapit ng barako sa inahin? Mahalaga po ang pagpapalapit ng barako sa inahin dahil mas lalong nagaganahan at mapabilis ang paglalandi. Binibigyan natin sila ng ilang sandali para maglandian o ligawan. Mas maganda kasi na may physical contact kahit paamoy-amoy lang o nose-to-nose contact dahil mapapabilis ang paglabas ng hormone ng babae na maglandi agad. Sa aming karanasan ay madalas pagkahiwalay ng mga biik ay maglandi at mag-standing heat kaagad ang mga inahin sa loob lang ng isang linggo, basta't nasa maayos na kondisyon, walang sakit o anumang karamdaman. Kapag wala sa kondisyon o may kakulangan sa nutrisyon ay madalas matagal ang paglandi ay maaantala rin ang pagpapabulog at pagbubuntis. Halimbawa ay kung masyadong payat ay posible na magresulta sa paglulugon at tiyak matatagalan din ang paglandi. Kaya bago mahiwalay ang mga piglets ay dapat inoobserbahan na ang pangangatawan kung ito ba ay sobrang payat o mas lalong tumaba, bigyan ng sapat na atensyon, sapat na pagkain, bitamina kung kinakailangan at marami pang iba. Lumalakas na ang ulan, hayaan lang po natin sila ng ilang sandali para may physical contact. Medyo hindi interesado ang barako dahil hindi pa inggit ang Mama Pig. Pero okay lang yan dahil hindi naman siya ang concern natin kundi ang inahin. Kahit hindi pa inggit ay may malaking epekto po sa kanya ang ma-expose sa barako. Katulad ng nabanggit ay nagaganahan siya at magre-release agad ng hormones para maglandi. Dito ay malalaman agad natin kung papayag na ang inahin na magpakasta lalo na kung nag-standing heat na. Makikita natin ngayon na masyado pang gumagalaw ang inahin at parang nagagalit, kung sakaling pabarakuhan ngayon ay tiyak mag-aaway lang sila dahil hindi pa heat. Kahit mag-artificial inseminate ay mabibigo lang din na magbuntis. Ang isang advantage din ng pagpapalapit ng barako ay malalaman agad natin kung may mga silent heaters na inahin. Minsan kung tatamarin kami na ilabas ang barako ay ginagamitan lang namin ng sako na iiwan sa loob ng pulungan ng barako. Kapag kumapit na ang amoy ng barako sa sako ay siya naman ang gagamitin bilang paamoy sa inahin at epektibo rin. Nasubukan na po namin ang ganitong pamamaraan at may mga previews na mga episodes po tayo patungkol dito. Nais ko lang din pong ipaalam na kahit walang barako ay maaaring maglandi at mag-standing heat pa rin sila basta't marunong lang tayo tumingin. Kapag nakikitaan ng mga senyales na paglalandi ay gawin ang back pressure test sa pamamagitan ng pagdiin o sakyan ng likod ng inahin, kapag standing heat na ay maaari ng pabulugan o AI. Sa mga susunod na mga araw ay titingnan natin kung magiging successful tayo sa ating mga ginagawa.
Ibabalik ko na ang barako sa kanyang kulungan, tapos na ang kanilang pagtatagpo at kahit sandali lang ay may epekto na po ito sa inahin, antabayanan natin sa mga susunod na mga araw kung mag-hit ba ang inahin. Binisita rin niya ang kanyang kapatid, nakikitaan na rin namin na umpisa ng maglandi, pangalawang paglandi na po ito pero hindi pa namin pabulugan dahil nasa almost 6 na buwan pa. Hindi rin sila maaaring ipares kapag nasa maturity age na dahil magkapatid sila at iniiwasan namin ang inbreeding. Tapos na ang trabaho ng barako at ipapasok ko na po sa kanyang kulungan, ipapakita ko naman ang iba pang mga alaga namin sa ilang saglit. Sila naman ang mga inahin na nabulugan at nasa 41 days at 40 days respectively. Isang araw lang po ang pagitan nila ng mabulugan, sana hindi na sila mag-reheat at magbuntis ng maayos dahil tamang-tama ang kanilang mga piglets kasi bago mag-Disyembre ay mawalay na kung saan ay in-demand ang mga panglechon sa mga panahon na ito, sa awa ng Diyos. Ang inyong natunghayan ay based lamang sa aming mga pamamaraan at experiences bilang backyard raiser, maaaring hindi angkop ang aming mga pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang ating episode, sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, maraming salamat at happy farming po mga kaibigan!